Okay, solving exponential inequalities, learning outcomes at the end of the lesson, the learner is able to solve exponential inequalities and solve problems involving exponential inequalities. So, bago tayo mag-start sa ating example, i-define muna natin itong tinatawag nating one-to-one property of exponential inequalities. If we have a b, base b more than 1, then yung ating exponential function ngayon ay magiging increasing for all x. This means that the base b raised to x less than b raised to y if and only if x is less than y. It means yung kanyang inequality symbol ay hindi magbabago as long na ma-meet natin yung ating x less than y. Kailan mangyayari yun? Kapag yung ating base b ay more than 1. On the other hand, kapag naman yung base b ay more than 0 but less than 1, meaning ito yung mga proper fraction, then the exponential function y equals b raised to x decreasing for all x. This means that the inequality symbol changes from b raised to x greater than b raised to y if and only if x is less than y. So from greater than, mag-change sa less than, or from less than, mag-change sa greater than. Kailan mangyayari yun? Kapag yung base b natin ay in between 0 and 1. Okay? So magbigay tayo ngayon ng example nitong ganitong situation. So example 1, solve the inequality of 3 raised to x less than 9 raised to 9 minus or 9 raised to x minus 2. Okay, so dito magkaiba yung base natin, di ba? Iba yung base ng left, which is 3, at yung sa right naman ay 9. So mag-a-adjust ngayon yung 9. Ang 9 ay pwede natin kuhanin as 3 square. So instead na 9, pwede natin gamitin yung 3 square. So sa left side ay 3 raised to x, at yung inequality symbol less than. So instead na 9, gamitin na natin yung 3 square. Then meron pa siyang exponent na x minus 2. Okay, so same na yung ating base. Pwede na natin gamitin yung one-to-one property. Then recall natin na yung ating base b, ang base b natin ay more than 1, di ba yung 3? Base b is 3, which is more than 1. Okay, base b is equal to 3, which is more than 1. So, ang mangyayari ngayon, yung ating inequality symbol remain. So, therefore, we have 3 raised to x less than 3 raised to 2x, distribute na natin yung 2 sa x, minus 2 times negative 2 is 4. Okay? So, pansamantala, eliminate muna natin yung base na 3. Solve na natin yung kanyang exponent. So, we have x less than 2x minus 4. Then, manipulate natin ito using inequality. So, itong negative 4 pwedeng malipat sa left side, magiging positive 4. At yung x at yung 2x ay pwedeng mag-combine. 2x minus x. So, we have 4 less than 2x minus x is x. So, therefore, ang ating solution set for x, x is an element of real number such that x is greater than 4. So, ito ngayon yung ating solution set. Meaning to say, pwede tayong magbigay ng value ng x greater than 4 para checking. Okay, so verify natin. Let's say magbigay tayo ng value ng x greater than 4, pwedeng 5.
integers greater than 4. So x equals to 5. Gamitin natin dito sa ating original inequality. So for checking. Checking. Okay, so we have 3 raised to x instead na x. Gamitin natin yung 5. Then less than 9. Then we have 5 minus 2. So 3 to the 5 less than 9. Pwede ang 3 square. Then 5 minus 2. 3. So meron pa tayong 3 dito. Ayan. So 5 minus 2 is 3. Then yung 3 square galing doon sa 9. So we have 3. Alisin muna natin to. Okay. So 3 to the 5 less than 3. 2 times 3 is 6. Obviously, 3 to the 5 is less than 3 to the 6. So therefore, verify. Okay? So yun lang yung gumamit lang tayo ng isang integers na more than sa 4 for verification and for checking. So it is true. Ito ngayon ang ating final answer. Okay, so may question kayo dito. Okay, for example number 2 of exponential inequality. Solve the inequality 1 over 10 raised to x plus 5 greater than or equal to 1 over 100 raised to 3x. So dito sa left and right side, pag tingnan natin, magkaiba sila. So ang pwedeng mag-adjust ay nasa right side ng ating inequality. Okay? So para maging same ang anilang base, still itong nasa left side natin, remain lang siya as 1 over 10. Then ang kanyang exponent ay x plus 5. Then yung inequality symbol greater than or equal to. So yung ating left side pwedeng mag-adjust as 1 over 10. Ang denominator niya ay 100. Pwede siyang gawing, ang 100 ay pwedeng gawin as 10 square. Okay? So kaya kung 1 over 10 square, pwede na lang natin gawin 1 over 10 square. Parehas lang yan sa 1 over 100. Okay, then meron pa siyang exponent na 3x. So times 3x. Okay, so same na ngayon ang ating base. Then check natin ang base natin. Ang base natin na 1 over 10, yan ay less than. Less than yan sa 1. Diba? So kung yan ay less than sa 1, ibig sabihin itong symbol natin na inequality ay mag-change sa less than or equal. From greater than, magiging less than or equal. Iyon yung sinasabi ng ating 1-to-1 exponential inequality property. Okay, same na yung base natin. Ha? Pwede lang mangyari yung kapag nagawa mo na same ang base o equal na yung base natin. So doon na tayo sa ating exponent. So x plus 5. Then change yung ating inequality symbol from greater than to less than or equal. Then 2 times 3x. Pwede nating direct na 6x. Okay, remain ang 5 sa left. Then less than or equal. 6x minus x. Yung x sa left, pagdating sa right ay minus x na. So therefore, ang ating pagiging result ay 5 less than or equal to 6x minus x is 5x. And we have over 5 para ma-eliminate yung 5 dito. So ang mangyayari ngayon ay 1 less than or equal x. So ang solution set natin, x is an element of real number such that x is greater than or equal to 1. Ayun yung ating solution set.
Any number greater than or equal to 1. Pwedeng 1 na rin yung gamitin or more than sa 1. Okay? Verify natin. Checking natin na sa original. Checking dun sa ating original. Okay, gamitin natin yung 1 kasi pwede naman ang 1. Eh. X is equals to 1. Okay, gamitin natin dito. So, 1 over 10 raised to 1 plus 5. So, 1 plus 5 dun sa ating original. Then, sa left side naman or sa right side, 1 over 100. Then, 3 times 1. Iyon yung kanyang value of x. Nagagamitin natin. Ha? Pwede ang 1 eh, or more than sa 1. So, ang left side ay 1 over 10 raised to 6. Yan. Greater than or equal to sa right side naman, 1 over 100 raised to 3. Okay. So, left side, 1 over 10 raised to 6. Okay. Wait lang. Ayan. Okay, so balik tayo. 1 over 10 raised to 6. Then, sa right side naman, greater than or equal. Di ba ang 1 over 100 pwedeng gawing as 1 over 10 square tapos times 3 pa. So, kaya 2 times 3, 6 din yun. So, equal na siya. Check. Okay? So, pwede ang 1 and more than 1, a set of x. So, yun yung ating final answer. X is an element of real number such that x more than or equal to 1. Okay? That's it.